Hello guys, Sean. Magandang hapon and welcome again sa Magulong Table. And yun pa rin, bali may short demo lang tayo. So ito pa rin yung previous natin na prototype. So using JQ6500. So medyo nagkaroon ako ng problema sa JQ6500 na to. So mapapansin nyo magkaiba yung IC. Yan, saka itong IC na ito. Okay. So, ito, madaming paa. Pansin nyo, maliliit. Ito, konti lang. So, ito yung version 1. And ito yung version 2. So, halos wala namang pagkakaiba lang issue yung pag-download ng audio files, yung pag-transfer dito. Ito, mas madali. Kasi ito, pag pinilag nyo itong jack, so plug natin, no? Yung USB cable nya, so lalabas dyan, so yan, lalabas agad dyan, so didetect sya as USB. Okay, so unlike dito sa isa, so version 2, akala ko nga dati sira to eh. Nag-PM ako dun sa seller. Habi ko sira yung pinadala kasi iba. So dito sa version 2, ang lalabas sa kanya, so hindi siya lababas automatically. So pagpunta mo dun sa may computer mo, ang lalabas sa kanya is, ayan, CD drive. So yan yung lalabas niya. So bali, may another video tayo para dyan, ano, sa mga naka-encounter ng problema sa ganyang JQ6500. So, may video tayo dyan para dyan. So, paano pag-download and paano pag-transfer ng files. So, okay. So, tuloy tayo dito. So, bali yun, as I said, so, may mga nabago tayo na command. So, nadagdag lang. So, dati is, ano lang siya. Ito lang siya dati, yung selectable up and down yan. Tapos itong enable saka disable command. Using DTMF ka rin yan. So wala na tayong yung MT870 na DTMF module. Saka itong ayun, so nadagdag ay itong station ID enable and disable, tapos yung 15 minutes, 30 minutes and 60 minutes na selection ng ID, yung announcing ng ID, and enable and disable or Roger Beep. So pwede mong patayin rin yung Roger Beep, no? Pwede mong enable yung Roger Beep. So yun, ipakita ko lang. So, punta tayo ng serial monitor. So, para kita natin yung response. So, for now, yung ito yung gamit ko na default na command. So, if mag-order kayo, babaguhin natin yan. Yung kayo lang yung nakakaalam. Kasi ito, syempre, ako lang yung nakakaalam na ito. So, nakita ko na. So, marami makakita. Baka mamaya makita ng jammer. I-activate siya, no? So pag mag-order kayo, so papalitan natin yan. Kahit anong gusto nyo na DTMF command na gusto nyo ilagay dyan, yung madali nyo lang tandaan, pwede nating palitan yan. Ipoprogram na natin. So anyway, tuloy tayo. So serial monitor tayo, no? So makikita natin dito yung command. So halimbawa, i-control ko yung Roger Beep. So, Roger Beep natin, down is #111. Beep select, down. Beep select, down siya, no? Isa pa. Beep select. Beep select.
Okay. So, ito yung paborito ko, Roger Beep eh. So, nandyan tayo. Ngayon, halimbawa, gusto mo ibalik doon sa previous na Roger Beep. So, ang command natin is 222. So, babalik siya sa taas. So, yun. Ngayon, balik ulit natin doon sa gusto ko na Roger Beep, no? So, yun. So, yun na yung gusto ko na Roger Beep. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Check. 1, 2, 3, 4. So, okay. So, yun na. Ano tayo? Sunod ay enable and disable. So, papatayin natin yung repeater. Hindi naman totally papatayin. Di-disable lang natin siya. Halimbawa, gusto mo siyang i-disable para walang makagamit. So, disable natin. So, ang command natin is hashtag 300. Repeater, disable. So, every time na mag-command kayo, so, meron siyang voice prompt. Ano? So, may voice response. So, disable siya. So, yan. Nakatransmit ako. Wala. Hindi siya. Hindi nagre-response yung controller. So, wala siya. So, enable back natin. So yun, enable na siya. So, ayan. Enable na ulit siya. No? So, mapapansin nyo, may naririnig kayong hissing sound. Naka-charge kasi yung phone ko. Lobat na. And, ayun, tuloy tayo. So, nasa ano na tayo? Enable na. So, na-enable na siya. So, yung station ID. So, meron tayong station ID na ayan. Enabled and disabled then. So ito nga lang, so medyo matataas yung time, so hindi natin maririnig yung ano yung ID time, pero working siya. So try natin ano, station ID disabled. Babae naman siya. Babae naman yung nagsalita. No? So, enabled. Wait lang, nabitawan ko yung PTT. Ang hirap na walang tagahawak ng ano. Ayun, mali. Pag mali yung napindot nyo, eh, ganyan yung mangyayari, no? So, sa enabled natin, is ang nakalagay ay 6, hashtag 601, no? So, mali yung napindot ko. So, ganyan yung mangyayari. So, ang mangyayari nyan, bitawan nyo lang yung PTT. So, i-key-in kayo panibago ulit. So, mali. Mali pa rin. Nadamay yung kabila. So, bitaw. Malaking daliri, no? Station ID enabled. Station ID enabled. So ngayon, pipili kayo 15 minutes, 30 minutes, or 1 hour, 60 minutes. So, try natin yung hashtag 602 o 15 minutes. Station ID time, 15 minutes. Selected. Station ID time, 15 minutes selected. So, gusto nyo, medyo mahaba-haba, 30 minutes. Ano nga yun? 602, 603 naman. Station ID time, 30 minutes selected. Okay. 30 minutes selected.
So ngayon gusto naman mas mahaba, 1 hour. Station ID time, 60 minutes selected. Okay, so yun, naka 60 minutes ka. Okay. Ay, wait lang guys, may lalamove tayo ngayon, wait lang. Pause muna natin. Okay, yun, nawala. Nawala tayo, nawala. May dumating ako, ano, lalamove. Okay, generate ulit tayo, ano. So, nasa ano tayo? 60 minutes pala, ano. 60 minutes, so yung ID time was is 1 hour na. So, next is yung Roger B, pwede mong patayin yung Roger B. Yung iba kasi, sa mga nauna nating mga client, ano, tatanong sila kung pwedeng patayin yung Roger B kasi minsan sa gabi maingay, ano. Minsan yung iba ayaw na may Roger B. Gusto, plain lang, ano. So, yan. So, may enable-disable na tayo ng Roger B. So, ngayon may Roger B tayo. Go. Check. Okay, so disable natin yung Roger Beep. So ang kumadi is hashtag 200. Roger Beep, disabled. Medyo lumaki. Medyo lumaki yung boses ng audio natin, no? Baba. So yun, wala na siyang Roger Beep, no? Yung naririnig yung Roger Beep is galing na yun sa back-to-back. Kasi naka-connect yung back-to-back ko dito sa controller na to. Eh, ang problema kasi may repeater sa amin. Yan. May repeater ako na may ano. So try natin gawin sa simplex. Simplex natin. Wala na siyang balik, no. Ay, wag diyan. May tao dito. dito na lang. Okay. So naka-simplex siya. So wala na siyang Roger, wala na siyang balik, no. Yung Roger Beep kasi once na may delay yung sa repeater, nagtitrigger siya. Go. So yeah, wala na siya, Roger Beep. Wala na din yung monitor natin, namatay. Okay, so balik natin yung Roger Beep. So ang command is hashtag 201. Roger Beep na siya. Go. So yung Roger Beep niya is balik dun sa 1. So ngayon, steer down natin ulit. Beep select down. Beep select down. Oh yeah, dun tayo sa paborito nating Roger Beep. Check 1, 2, 3, 4. So yun lang guys, so far yan yung ano natin, updated ngayon as latest natin na controller. So ganyan na lang siya, and kasya na siya sa box na yung black box natin na maliit, yung ganito lang. Try natin yung puti kasi masyadong malaki, so ito yung maliit, so mas madali kasi yung access pag
nabuksan mo siya, yan, pwede ka magpihit ng ano, pwede ka na magpihit ng mga trimmer. So yun, sakto lang siya dyan. So ito pag nakabutas na, sakto lang. So mamaya ibubutas na natin. And yun. So may mga board na rin tayo na ito. So ready na yung board. So, mag-assemble na lang, waiting lang dun sa ibang parts. Tumba. And ayun, dito kasi ako nag-confuse eh, sa JQ6500 eh. Kasi akala ko sira. Yung mga kasi lahat ang lumalabas ganito. So next video, paano mag transfer ng files dito. So magkaiba sila, yung version 1.2 at version 2. Okay, so ayun lang guys, and maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating talapihitan. Talapihitan, ano? And yun, ilang days na lang before Christmas, no? So parang 14 days, no? Tama ba? Yun, advance Merry Christmas sa lahat. And keep safe everyone. And ayun, shoutout sa inyong lahat. And more power sa inyong lahat. Ayun, andito na lang muna. At lalabas muna tayo ng bahay. Bibili ng kape. At magpupuyat na naman tayo mamaya. Ayun lang guys. Ayun, at once again, maraming salamat. And peace out. Bye-bye.